Ang blessed day, everyone. Oops, may katanungan ako sa'yo. Anong Biblia ang meron ka? At minsan ba napapaisip ka, ano kaya ang pinaka-best translation ng Biblia? And now, let us discuss the different translation of the Bible at kung ano ang nababagay para sa isang katolikong katekista, Bible scholar, or isang professional. That is why, let us always remember that the Bible was not translated only in different languages. Ito rin ay isinalin para sa iba't ibang target audiences. And so, it only means that a particular translator not just doing the translation for everybody, but for a particular audience in mind. And now, I will show to you the different Bible that has different translation for different target audiences. Ang unahin natin ay ang Good News Translation Bible at ang Christian Community Bible. Ang Bibliyang ito ay isinalin para sa mga laiko at ordinary readers. Dahil sa kung ito ay ating babasahin, mga simpleng salita at madaling maintindihan tulad na lamang ng pagbabasa ng dyaryo ang kanyang literary style at hindi para sa pag-aaral ng Biblia. Ang ikalawa ay ang English Translation Bible, New American Bible, Revised Standard Bible. Ang mga ito naman ay para sa mga audiences na mga professional at sa mga nag-aaral ng theology. Ang Taglish version naman ay para sa mga kabataan tulad ng mga millennials at mga adults that just starting to read the Bible. Ating tandaan na ito ay hindi maaring gamitin sa liturgical celebration o ng mga nag-aaral tungkol sa Biblia. At ang mga ito ang mga different target audiences at kung saan maaaring gamitin ang mga translation ng Bibliyang ito. Tandaan din natin na kung ang Biblia ay gagamitin sa public reading, ang usual Bible na ginagamit ay may simple na language structure at nababagay sa okasyon. At ngayon para ibigay naman ang two philosophies of translation, narito si Fray A.J. Luzada. A blessed day to everyone! I am Fray A.J. OAR and I am here today to discuss with you regarding Bible translation. But first, let us see on what does the Church say regarding various translations through the Dei Verbum. According to the Dei Verbum, editions of the sacred scriptures provided with suitable footnotes should be prepared also for the use of non-Christians and adapted to their situation. Both pastors of souls and Christians are generally should see to the wise distribution of this in one way or another. And so, my dear friends, there are actually two ways our philosophies of translation. These are the dynamic equivalence translation and formal correspondence translation. The first philosophy of translation, the dynamic equivalence translation. It evokes the same response from modern readers as the original authors meant their readers to react. It aims to create an impact on the modern reader equivalent to that on the original reader. Translations of this kind are therefore free and not tied up to the words and structures of the original language. The second philosophy of translation, the formal correspondence translation. This is a word-for-word translation, literal fidelity, and do not determine for the present reader what the text meant for its original readers. It leaves the unveiling of the meaning to the work of the exegetes. Since we cannot use the original languages, at least we strive to preserve their structure as much as possible, without of course sacrificing the intelligibility of the recipient language. That's all for today. Once again, I am Fry AJ. Stay safe and may God bless us all. And that is for our Bible catechesis for today. Have a good day.